Sa pangunguna ni Senator Manny Pacquiao, 8 senador ang pumabor sa panukala para sa pagbuo ng Philippine Boxing and Combat Sports Commission sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2077 na inihainit lang nakaraang Marso. Kasi ginda tayo ng pandemya, ngunit kailangan nating paghandaan ng mga darating na hamon, at oportunidad. We need to be proactive before we proceed. Nagpapasalamat po ako sa suporta ng ating mga co-authors, Senators Revilla, Majority Leader Zubere, Senator Tolentino, Senator De La Rosa, Senator Lacson, our Senate President Tito Soto, and Minority Leader Franklin Drilon. Thank you to all your support. Tumayo si Senator Pia Cayetano para himayin kay Pacquiao ang layo ng kanyang panukala. Isa sa hiniling ni Cayetano na bigyan linaw ay ang pagkakaiba ng balak ni Pacquiao ng Boxing Commission sa Games and Amusement Board o GAB. May I get clarity kung unsa man, what is the purpose of this bill versus the objective of the Games and Amusement Board under which boxing falls under currently. So currently, it's under GAB. So ang objective ng bill is to do what, Mr. President, that is different from GAB? Bahagi na nilalaman ng panukala ay base sa karanasan mismo ng pambansang Kamao at sa kanyang mga obserbasyon sa mundo ng boxing, partikular na ang mga nagiging katapusan ng karera ng mga Pilipino boxers. Yan po kasi I hope you understand of the situation of the boxers and all the combat sports situation na mahirap po talaga yung buhay ng bawat atleta. Buhay po nakataya at marami po akong experience na makasama ko na matay na dyan. Sa karagdagang pagdepensa pa ni Pacquiao sa kanyang panukala, binanggit na niya na sa pagtungtong ng ring ay itinataya na ng mga boksingero ang kanilang buhay. Nakataya po lagi ang buhay ng isang boksingero o combat sports na pag lumalaban po, kahit sa preparation lang, talagang bubuga na yung sparring lang for 2 months or 3 months every other day. And then, lalaban pa sa taas ng ring. Ito po, masisigurado yung siguridad nila at protection nila. So, I think this is the right idea. For me, based on my experience, I've been in this sport almost 30 years, so nakita ko kung anong sitwasyon ng ating mga atleta, especially boxing. Dito ay diretsahan ang tinanong ni Cayetano ang pambansang Kamao kung ang kanyang mga pinagbabasehang issue ay hindi natutugunan ng GAB. Nilinaw naman ni Pacquiao na ang kanyang panukala ay hindi para butasan ng GAB, kundi iniintindi lang niya ang mga kapwa niya boksingero na hindi katulad niya ay nagbunga ang pakikipagbasagan na muka sa ibabaw ng lona. This is this move is not against GAB. We commend GAB, but we need to focus on this sport, like I said, combat sport. Talaga napakahirap po talaga. Sana maintindihan nila dahil ako po halos buong buhay ko nandiyan sa sports ng boxing at talagang hindi lang po isang kasama ko ang namatay sa boxing, sa larangan ng boxing. So, kaya ko po naisip itong commission na ito. Ngunit din ni Cayetano ang nais niyang malinawan kung hindi nagagawa nga ng GAB ang mandato sa mga boksingero, kaya't may panukala si Pacquiao na makabuo ng Philippine Boxing Commission. Katwira niya, may mga sports na rin kasing delikado o mas delikado pa sa boxing at anya, maaring ang mga ito humirit din ng katulad na panukala. At ayon naman kay Pacquiao, kailangan na mapagtuunan ng pansin ang boxing. It's clear to me. Ngayon, hindi naman sa, kasi pinipigilan ko lang yung sarili ko, baka sabihin, sinisiraan ko yung GAB. GAB,
malaking naitulong sa sports, sa boxing, especially boxing. Ito po yung experience ko na marami pong nag-retire na boxer na wala pong natanggap na pension, wala pong benepisyon na natanggap sa GAP. Yun po yung ibig kong sabihin. Sana po yan sa mga especially insurance, pension. Nag-retire sila, walang mga pension, walang kawawa sila. Yun po, isa na po yun sa mga, hindi ko lang po isa-isa, siguro baka sabihin nila, talaga sinisira ko yung GAP. Buwelta naman muli na Senadora. Kung ang pagkakaroon lang ng benepisyo ang isa sa mga pangunahin layo ng panukala, maari naman anya na gumawa ng provisyon para dito. Para lang malinawan sa buhay na rin ng boksingero, diretsahan ng tinanong ng Senadora ang boxer senator kung paano kumikita ang isang professional boxer. Ang boxer, Mr. President, binabayaran, may premium siya every fight, and then pero nagbabayad siya ng licensing, commission, percentage, and then medical payments, lahat nagbabayad. At ang problema lang, Mr. President, I'm hoping na yung mga ibang mga professional boxer pag retire may tumutulong sa kanila, may benepisyo sila na matanggap. Sinunod na inusisa ni Cayetano ang paunang pondo na kakailanganin ng nais ni Pacquiao na maitayong sports commission. May I know, His Honor, what is the targeted or estimated budget to create this commission? Based on a DWG, Mr. President, is a prerogative of the DBN. Pero siguro dapat may estimate po tayo kasi... The only estimate, I think, Mr. President, for the start, it will cost 100 million to 150 million, around that, to establish the offices Luzon, Visayas, and Mindanao. So, Mr. President, sa sinabi niyong between 100 to 150 million, yan na ho yung buong budget ng GAB. Maging sa pagpopondo, ay hindi nagpang-abot ang mga impormasyon mula sa Department of Budget at magkaiba ang nakakarating sa dalawang senador. Silang magbabudget ng boxing, that's why wala pong amount na nababanggit po dahil sila po ang magdedetermine kung magkano po yung budget ng Philippine boxing. Mr. President, that's not what I know. To repeat, what you're saying is, sabi ng DBM silang magbabudget. Pero ang alam ko, ang sabi nila, yung proposals under the Boxing Commission are already inherently or currently being undertaken by the different offices or units of the PSC and GAB. So they're saying that it's a duplication. Hindi ho nila sinabi na silang magbabudget. So magkaiba ho yatang intindi natin. Iginiit pa ni Pacquiao na paunang pondo lang ang 150 million pesos para maitayo ang mga opisina ng Boxing Commission sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngunit katwiran naman ni Cayetano, hindi ngayon ang tamang panahon para gumasta sa hindi pa malinaw na bagay dahil kailangan ng pondo sa pagharap sa COVID-19 crisis. Nakaset up na ho yung structure ng GAB eh. Ang laki hong dagdag na if I can just finish, ang laki ho ng dagdag na pondo na hinihingi natin to put up a commission when there is already an entity doing that job. That is their job, Mr. President. So, we need to have evidence that they're not doing their job well to be able to say na we will create another agency to do the same job. Otherwise, tayo naman ho ang hindi gumagawa ng trabaho natin. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung 150, Mr. President, approximately more or less, pag-establish pa lang ng opisina, Mr. President. But after that, pagkatapos ma-establish, hindi naman ganun kalaki. Hindi ganun kalaki, Mr. President. Maliit yes, lang. But in this time of COVID, is that the best use of the 150 million pesos, Mr. President? Yun nga ang tanong ko. That is a question all of us will have to ask. Dahil hindi magkalinawan ang dalawang senador, minabuti suspindihin muna ang diskusyon para magkaroon ng panahon si Pacquiao na paghandaan
ang round 2. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-usisa.